Hi, it's me, McCoins. Matakpan, matakpan nyo. Hi. Sige na. Hello guys. Magandang araw. So, maulan pa rin. So, palagi tayo mag-iingat. So, yun. 196 subscriber na po tayo. Medyo marami-rami na kada araw. Minadalagdag kada araw. May nagiging interesado sa mga ano natin, vlogs natin. So, thank you sa mga sumusuporta at walang sawang sumusuporta. So, tapusin po natin yung video and yun. Kung mapapansin po natin, mga boss, meron tayong ito yung timbangan. Yan. May tatalakayin kasi tayong coins na medyo masasabi kong hindi siya nag-diet. So, yun. May tatalakayin natin. So, bago ang lahat, nais ko lang magpasalamat sa mga yan, yung mga nag-comment na yan. So, yan. Yan sila. So, mga boss, salamat sa mga comment nyo. Lalo tayong ginaganaan pag ganyan lang ganyan yung mga comment natin. So, tuloy-tuloy lang. Thank you ng marami sa pagsuporta or sa patuloy na pagko-comment, pagla-like po sa mga videos ko. So, tara, wag na natin patagalin. Let's go! So, hello guys. Mapagpalang araw. So, yun. Konting update lang sa YouTube nating lahat. So, nasa 196 subscriber na tayo. So, kahapon, mga 160-170 po yun. So, nadagdagan na medyo marami-rami. So, salamat sa mga bagong subscriber natin dyan. Thank you. Saka sa mga solid supporter natin, yung mga madalas po nagko-comment. Yun nga po, sana mas dumami pa tayo, mas yumabong tong ano natin, YouTube natin. So itong mga content ko or yung mga videos na ginagawa ko is more on para to sa mga, syempre sa mga bago nating mga nagko-collect. So danas ko din po kasi yan na nung bago ako is syempre nanonood tayo ng YouTube and kaysa magtanong tayo, syempre doon tayo, manonood lang tayo. Kumbaga parang silent ano tayo. So, yun. Ako, nagbibigay ako ng direktiba o magandang info. So, sana mas dumami pa po yung ano natin, yung mga subscriber natin, yung mga nagpa-follow sa atin, saka yung mga naniniwala po sa atin. So, in this video, talakayin po natin tong aking 5 peso. Yan. So, ito, nabili ko lang po ito nung nakaraan lang. So, yun. Tatampukin po natin to. So, ano nga ba ang ano ng ating 5 peso? So, ang ano po niya, ang size po niya, o itong size ng capsule po niya, is 27mm po yan. Kung o-order po kayo sa Lazada, Shopee, 27mm po yung exact size nito. Walang alog, maganda. So, pulido. 27mm po. Para dito sa 5 pesos and 10 pesos, are same lang po yan sila ng size, 27mm. So, ang bigat niya, siguro nasa 7.7 grams, yun. So, meron tayong dito ng timbangan. So, titingnan natin kung yung timbang ba nito is accurate para dun sa kanyang, tawag dito. Sa kanyang, ito, sa 5 pesos. So, ito, ang obverse niya is si Emilio Aguinaldo. Yan. So, ginawa po ito nung, ito, minute po siya nung 1993. Ito po yung sa, ano po yung mismong Bangko Sentral po yan. So, ito, ito po yung, ito po yung mga ano niya ha. Ito po is, yan po yung mint mark. So, kung wala pong mint mark is, ano po yan, gawa po sa ibang bansa po yan. Gawang Canada po yan. So, ito. Pisa na natin. So, ito. So, ito po yung
pinaka parang timbangan ng mga coin natin. So mura lang to. Siguro na siya 250 to 300 lang po ito. So discharge po siya ito po. Ayun, discharge po 'yan. Bubuksan niyo po siya. Ayun. Ayan, lalabas si hello. Ayan. Hi. Ayan. So ito po. Titimbang tayo ng ating coin. So ito po, may dalawang peraso po ako dito ng barya. So para malaman po natin kung siya po ba ay yun, overweight. Kung may tao na overweight, syempre meron din barya. So ano po ba yung overweight na yan? So error po yan. Kung mapapansin nyo po yan, medyo hindi po siya nalalayo doon sa sinabi kong timbang nung ano, regular na 7.7. So pag ganyan, tama lang po yan. Ganyan, ganyan timbang. Tama lang po yan. Ang ginalaw ko naging 7.7. So ito, tama to. Nasa tamang timbang po siya. So ito, yan. 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 Pag mapumalo na 7.8, so okay lang po yan. Goods lang po yan. Pag ganyan. So ito, saglit lang ha mga boss, tanggalin lang natin sa ating kapsula. So may mga error kayang ganito, yan. Subukan niyo po sang subukan niyo pong i-comment sa akin. Yung medyo matindi-tinding error. Mag-usapan natin yung price niya. Yan. So yun. Medyo circulated na po siya, pero masasabi natin kahit circulated to, is syempre error is error. Error pa rin yan. So timbangin na natin para malaman na natin. Isa rin lang. Yan, papansin niyo po siya, oh. Yan, oh. Kaya natin this time. Yan. 9.2. So medyo malayo siya. Di ba? Medyo malayo siya dun sa 7.7 or 7.8 na nilalabas or inaano na tamang timbang nung coin. Yan. Over, sabi natin kailangan nyo na talaga mag-diet or mag-jogging. Kasi overweight po siya. So, hanapin ko lang po dito mga coins yung ating magnet. Saka na. Hanapin na. So ito, masasabi ko overweight po siya. Overweight po siya yan. So ito, off na po natin siya. And so ito yung isa sa mga gamit nito ng mga collector. Para malaman po kasi ang error po natin. Pag may error po kasi, so dapat yan, tinitimbang yan. Kasi para malaman natin kung yung error na yan is eksakto siya dun sa timbang. Kunyari, ang error is parang may kulang or may kagat dito. May mga ganong error kasi. So, pag tinimbang mo siya at kulang siya, ibig sabihin, human error. So, gawa lang siya ng tao. So, wala siyang value pag ganon. So, kung ang timbang niya naman is normal, accurate dun sa timbang na dapat na meron siya. So, yun, matatawag po siya na error. So, ito is error po ito. Yan. Mapapansin po natin, ayan o. Sa ano pa lang nila, medyo malayo na. Sa kapal. Sa texture niya po, medyo makapal po itong hawak-hawak ko ng 1999. Ayan. So, yun. Ayaw niya kasi mag-diet eh. So, kaya bumigat siya ng gano'n. So, yun po. Kung meron tayong mga ganito na error, so, subukan niyo po ang APM. Pag-usapan po natin yung price. Naghahanap din po ako ng ganito na magnetic po siya. So ito po kasi hindi po siya magnetic. So hindi ko lang kasi makita yung aking aking magnet dito sa aking box. So hindi ko masabi kung ito ba ay magnetic din. So ito na pala, sandali, ito na. So yan, may mga coin kasi na ito po yung magnet ko, medyo pang-rep to eh. So yun, ginamit ko lang siya for mga ganito.
So, may mga ganito po kasi na magnetic. So, kung meron po kayong ganun, PM niya po ako. Yan. May mga nagsasabi na, marami nagsasabi na fake daw yun. So, kahit fake yan, basta medyo kakaiba, tama sa timbang. Pag-usapan natin yung price. Okay na yung medyo mataas yung timbang kesa kulang yung timbang. So, pag kulang yung timbang, medyo kakaiba yan. Yan. So, yun lang po. 1999 na overweight. Yan. So, oh, yun nga pala, yung price. Oh. Siyempre, bago natin tapusin itong video. Siyempre, yung price po pala. Sorry, nakalimutan ko. Yung price po niya, possible nagre-range po ito nung ganito. Depende rin po talaga unang-una sa mga nagbebenta. So, possible po ang price nito. Ito, nabili ko siya, honestly, nasa 250. So, may in-offer po nga sa akin na isa pang ganito. So, dalawa kasi ito eh. In-offer siya sa akin ng mga nasa 350 to 300. Pwede ko siya makuha. So, syempre, mas kinuha ko yung mas mabigat. Mas solid. Mas, ano, yun. Pwede po natin ibenta yung mga ganito na ganong halaga sa ngayon. Pero, much better pag ganyan. Keep nyo lang po muna. Para in the future, baka sakali, mas tumas po yung value niya. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po sa nakapanood nitong videong to. And more power po sa ating lahat. So, sana lagi po tayong mag-iingat kasi may bagyo po ngayon. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. At tuloy-tuloy lang po tayo. Bye-bye!